Yan po. Ayan, Jotter Zai. So, tayo ngayon ay nasa week 7 na ng ating first quarter. At ang topic natin ay opportunities, challenges, and power of media and information. At ang ating time slot ay every 4:40 to 5:20 p.m. Jotter Zai? Yes. At tayo po ay mapapanood din sa DepEd TechUnit, DepEd tayo, DepEd Philippines, at syempre, available din po tayo sa YouTube. Available talaga. Ayan. Yes, so, talaga vlogger si Tutor Zay. Yes, marami na tayong nagpapa-shoutout sa ating comment section. Basahin ko lang, dagdag. Sige, Tutor Zay. Okay? Yes, nandiyan na rin po si Joyce from Baligtas, lovely. From Guimaras, okay? Wow. Ayan, so si Jazz, taga Baligtas din po siya, si Queen Lady Baligtas, and Miguel from Dinas. Ayan, marami tayong taga Baligtas ngayon. Good afternoon din daw. Ayan, good afternoon din, Joshua. Yes. Now, Tutor Zai? Yes, so ang topic po natin ngayon ay opportunities, challenges, and power of media and information. At ang module na gagamitin natin ay mula sa DepEd Commons ADM Pivot Module mula sa Region 4A. So, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pa-comment po ng LODs sa ating comment section. Pero Tutor Kat, sabihin mo muna kung anong meaning ng LODs kasi may mga bago tayong kasama. Yes, marami tayong bagong kasama ngayon. No, Tutor Zai, ang LODs, ang ibig sabihin ay Learners of the Digital Society. So, tayo ang kanilang, yes, ang mga LODi. Okay, Tutor Zai, awardan muna natin ang ating Lords of the Week nung nakaraang session natin. At sila ay sina. Yes. Ayan, nandiyan si Joseph Bulaklak. Siyempre, ayan, ang ating number one tutee from Pasay City North High School. Nandiyan din si Michias or Murillo from Santa Paz National High School, Division of Southern Leyte. Andiyan din si Rigor Flores from Doña Candelaria Meneses Duque National High School. Si Ruth Duarte, ang ating Lods, at si Ma'am Clarissa Cruz Flores. Yes, ayan. Maraming salamat po sa mga nakasama namin last week. Okay po, so before we start, let me discuss kung ano po ang objectives ng ating lesson for today. So at the end of our session, you will be able to cite an example of an issue showing the power of media and information to affect change. Okay po, ayan ang ating objectives ngayong linggo, ngayong araw. Tutor Zai, isa lang ang ating objective ngayong araw. Yes, yan ang cite an example of an issue. Now, let us proceed sa ating review, Tutor Zai. So last week, ang topic natin is about... Anong topic natin last week, Tutor Zai? Naho, napakadami ng topic natin last week. Pero ang topic talaga natin last week ay patungkol sa... San ba, Tutor Kat? Sa legal, Tutor Zai. Legal, ethical, and yes, societal issues in media and information. So with that, review muna tayo mga lods sa tingnan natin. Although yes, mga yes, viewers natin, Tutor Zai, ay mga junior high school, tingnan natin. Ito ay tumutukoy, so it pertains to the output of a person's intellectual pursuit. So type nyo lang sa ating comment section ang inyong sagot. Letter A ba yan? Intellectual property? Letter C ba yan? Copyright? Or letter B? Fair use. Para baligtad yata yung letter dito. Tutor Zai. Mukhang medyo tumumbling yung ano natin, yung ating mga multiple choice. Ayan. Pero dahil naman mga magagaling at talagang Lord sa ating mga mga ano nanonood ngayon, kaya nilang sagutan niya. At okay, ang sagot, so, Tutor Zai. Ang sagot ay intellectual property. Okay po? So, pwede kayong mag-comment ng sagot, pwede rin ang letter. Okay po? Shoutout sa aking mga estudyante, no? Sa Lulumboy. Yes. Nandiyan na ba sila? Hindi ko alam eh. Sila. So, please mag-comment na kayo na inyong pangalan. Yan, para ma-recognize ko kayo. Ayan. Question okay, number two. Yes, Tutor Kat, sumagot pala si Joseph at si Christina. Letter A. Okay, na-late lang tayo ng basa. Ayan. So number two, basahin ko po.
It is the use of production of copyright protected material without the permission of the copyright holder. Is it plagiarism, patent infringement, or copyright infringement? So ano pong sagot dyan? A, B, or C? Ayan, may sagot si Priscilla, si Wala, letter A daw. Siguro kanina to niya sagot, ano? Yes, kanina yan. Kung ang sagot ayan, po sa number 2 ay... Tada! Letter B. Ang tawag dyan ay patent infringement. Okay, number 3. Yeah. Yan, para sa ating number 3, shooter cat. It means the use of good manners in online communication. Ito siguro alam na nila to. A, netiquette. B, cyber rules. C, flaming. Tamang paggamit ng social media at internet. Ano kaya yon? Yan. Yes, unang sumagot, yes. Si Christina. Wow, si Christina mukhang ano ah. Mukhang gusto letter A daw. Of the week. Ayan, si Christina. Letter A, tama. Pati si Jazz, tama rin yung sagot niya. Yes. Netiquette. Number 4, Chuturzai. Yes, for number 4, it is an economic inequality between groups in terms of access to use of or knowledge of ICT. Is it cyberbullying, digital divide, or cyber addiction? Ayan, A, B, or C? Pas ating number 4. Ano kaya yung economic inequality? Ayan na, ayun talaga yung ano dyan eh, yung ating yes. Hint. Correct. Okay. Ayan, may pumasok na rin estudyante ko, Tutor Zai. Hello, may Abigail, watching from Lalomboy National High School, ICT. Ayan, bigyan ng award. Bibigyan ng award. Na yes, first honor. Ayan, okay. Tutor Zai, kung ang sagot nila ay letter B, tama kayo, and that is digital divide. Divide, yes. Ayan, so shout out po pala, may pumasok na rin from our Suke, General Tino National High School. Ayan na si... My Kim Lin Aberin. Okay. Tutor number 5. May pa-surprise tayong sagot na sa number 5. Oh, yung number 5 natin, Tutor Zai, nauna ang sagot. Bago yes. Yung choices. Ayan. Ganyan tayo ka generous. Hindi natin sila pinahihirapan. Correct. Which logo is unregistered? So, ayan, with that, familiar na kayo kapag ang logo ay nakita nyo merong nakalagay na TM na nakalagay sa upper right or lower left, ibig sabihin yan ay unregistered. At letter R, kung ito naman ay registered. Andyan din si John Robert Bonula. Ayan, aking mga estudyante. Hello, magandang hapon sa inyo. Ayan. So, meron tayong tanong para sa kanila, Tutor Zai. Anong tanong mo sa kanila? Ayan, so ang tanong ko sa kanila, have you experienced online shopping? Ayan. Ano ba yung mga online shopping sample na ginagawa mo dyan? Shooter cat, magpapasok na. Window shopping sa online shopping website. Patingin-tingin online lang, Shooter Zai. Shopping. Yes. Ah, ayan, ako. Baka naman yes, build ka na. Ayan, yes talaga, oh, si Christina, yes po. Oh, hehe. Opo, it's used for shopping if we need. Yes, yan ang ating latest pamamalengke, di ba? Online shopping na ang tawag ngayon. New normal palengke. Correct. Ayan din si Maybe Gail. Yes daw. Tutor Zai, anong favorite mong binibili online? Naku, ang dami. Ang dami ba? Damit. Ah, wow. Ako sapatos. Lagi ako nakakahuli ng magandang brand na sapatos. Magandang klase ng sapatos. Yeah. Yung mga logs kaya natin. Ayun. So, yung mga logs kaya natin, ano ang inyong favorite na bilhin sa online shopping websites? Sige nga po. Ayan, yun yung sunod natin tanong eh, Tutor Zai. Ayan. Ayan, so yung next question natin, what are the items that you have bought online? Okay, kit ng ano ko, ng pusa. Parang ako yan ah. Biling-bili talaga. Biling-bili ka dyan, Tutor Cat. Ikaw talaga yan. Cat talaga yun, Cat. Literal. Yeah. Sobrang dami daw na magbinibili. Sabi ni Maybe Gail. Sobrang dami daw niyang binibili. Ay. Iba talaga si Maybe Gail. Oo. Yes, shout out kay Adjan Pangilinan from Gas 12 Quirino. Sa iyo ba yan, Tutor Zai? Lightpad daw. Sa General Tino. Wow. Shout out sa General Tino. Sana tama.
Ayan, shoes. Yayamanin din natin yung shoes. Ayan, Jotor Zay, meron pa tayo isang question sa kanila. Okay, so yung last question is, did you succeed in using online shopping system? Okay, ano ba, successful ba ang inyong pagbili? Ako kanina, share ko lang, Tutor Erta. Ano lang, online delivery ako. Mm-hmm. Nag-online delivery ako at hindi siya successful. Bayad na ako. Nagbayad ako through GCash, na-decline siya kasi hindi available yung rider. Pero, so doon nagka-problem sa hour. Yes, oo, availability daw nung rider. Kaya hindi na-deliver agad. O, diba? Ayaw lumabas eh, no? Pa-deliver. Ako din may konti i-share, Tutor Zay, ano? Ang ating mga loads, pwede kayo mag-share sa ating comment section, ano? Nag-succeed ba ang inyong bawat pagbili sa online shopping? Or kung hindi man, bakit? Ako, Tutor Zay, ang experience ko, yung in-order ay iba sa pinadala. Ayan, ang in-order ay sponge, ang mga sponge, ang dumating ay may kasamang lalagyan at ang mahal ng presyo. Ayan. Yan yung na-experience ko na hindi naging successful. Ayan daw yung tinatawag na budol eh. Correct, na budol talaga. Yes. Okay, sa ating mga lods, di ba? Ayan, tingin kayo sa ating mind map. Kung kayo ay palaging nakakabili sa mga online shopping websites, familiar kayo sa mga words na nandyan. Tutor Zay, tama ba? Yes, yes. Familiar sila dyan, for sure. Correct. Ayan, sabi ni Maybe Gate dito, yung iba daw successful, pero madalang naman yung hindi naging successful. Ibig sabihin, magaling na siya bumili online. Okay, so kapag tayo ay nag-online shopping, di ba, dapat maging familiar tayo dito sa mga to, yung iba't ibang means ng transportation, na pwedeng gamitin, di ba, courier ba yan, mail, di ba, ano yung modes of payment, di ba, credit card, cash on delivery, and etc. Yung, support system. For example, yun nga, yung mga instance na naranasan natin na may sira, may damage, kailangan ibalik, ang tagal ng delivery, sino yung kukontakin, di ba? Yung support, dapat alam din natin kung paano yun gawin. At yung customer, tayo bilang customer, dapat syempre, kumpleto ang ating address at ang ating pangalan. Tama ang ating mga pangalan, syempre. Yes. Kasi hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas, Tutor Zay, gumagana ang Waze. Tama ba? Correct. Oo. Minsan, alam mo na, mapadaanin ka sa, ano, sa ilog. Oo. Tatawa ko na. Anyway, ayan, meron tayong uling question sa ating mga estudyante at pa-comment po ng inyong sagot. Nakalagay dyan, as a student, what do you consider is the biggest challenge? Okay? Or, on the other hand, the best opportunity offered to you by the new media. Okay, ano ba yung mga challenge, yaka best opportunity na binigay sa inyo ng new media? Pa-comment po. Bilang estudyante, ha? Bilang estudyante. Yes, yes. Bilang estudyante. Ayan. Correct. Na. Sa'yo ba, Tutor Kat, may opportunity bang nabigay? Siyempre naman, bilang nanay, Tutor Zay, di ba, dati, nakakaubos kasi ng oras sa pagpunta ng palengke, di ba? Yes. Pagbili ng damit, ng kumot, yan. Yung mga bagay na gano'n na pwede naman bilhin ngayon online, yan. Yun yung aking biggest, ano, parang opportunity na naibigay ng media and information. Yes. Yan sila kaya. Ayan si Joseph, may sagot na, basahin ko lang ha. I'm using laptop during my online class if we have to study. Ayan, wow. So pang ano yan, pang aral kay Joseph, ang nabigay na opportunity ng new media. Yes, tama ka dyan, Joseph. Now with that, Tutor Zay, ang i-discuss natin today ay ang mga opportunities, challenges, and power of media information regarding these topics. Okay? Economics of media, ratings and revenue, media information for education, media information for social science, and effects of media in politics. Jotor Zay, may sagot si Christina. Sabi niya, the best opportunity that new media gave me is that it makes my life, our lives, easier. Ano kayang paraan niya, Christina? Correct. Totoo ka dyan. Tama. Correct. Okay, so Tutor Zay, ano nga ba ibig sabihin ng opportunity at challenges?
Ayan. So when we say opportunity, that is a good chance for advancement or progress. So anto, these are the good things that we can get out of media and information. Okay, so pag sinabi naman natin challenge or challenges, it is a stimulating task or problem. Yung mga ano natin, unexpected na pwedeng mangyari. Okay, so the negative things or bad things that we can get out of media and information. So ayun po ang ating opportunity and challenge. So with that, I think let us start with economics of media. Tutor Kat. Okay, so pag sinabi natin economics of media, syempre may kinalaman to sa ating economy, di ba? Dito makikita natin na ratings is equivalent to revenue or equals revenue. Di ba? Pag sinabi na natin ratings, ano yung pumapasok sa isip mo, Tutor Zai, pag sinabing rating? Rating, ano, marami kasi as a teacher, marami tayong rating. Pwedeng rating sa pagtuturo. Alright, pwede rin rating sa, ano ba, sa TV, anong rating ng palabas? Andang correct. Tama yan, Tutor Zai. Kasi di ba pag sinabing rating, pwedeng mataas or mababa, base sa performance. Tama ba? Yes. Correct. So, pwedeng 1-star, 2-star, 3-star, or 4- or 5-star rating, which means that the service is the best, di ba? Yun yung best rating na pwede mong maibigay. So, ang tinutukoy lang dito, economics of media, nowadays, napakahalaga ng tinatawag na ratings. So, for example, sa online shopping, di ba, binanggit na natin kanina, Tutor Zai, paano mo masasabi ng isang item ay mabili o hindi? Maganda yung item or hindi? Ako sa rating din, sa Shopee, tumitingin ako. Diba? Totoo yun. Bukod sa rating, syempre may feedback. Syempre magkadikit yes. Yung rating and feedback. So, malaking bagay yung magandang rating sa kita. Maaaring kitain ng isang small-time business or ng mga malalaking businesses na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. So, yun ang ibig sabihin ng ating number one, economics of media. So, another example dyan, Tutor Zai, is yung mga advertisements natin. So, ano napapansin natin, di ba, mga lods, kapag nanonood kayo ng mga YouTube videos, natatapos nyo ba siya ng matiwasay? Tutor Zai? Ayan, Tutor. Sabi na ako, pumunta sa akin yung question na to. Ayan. So, pag ano kasi, sa revenue kasi, di ba yung sa ating mga ads sa YouTube? Alam naman ng ating mga kalods dito. Kalods na. Yes. Diba? Mga lods na meron akong YouTube channel. So, yung revenue is yung kita. Or parang ano namin to eh, may kita kami dun sa mga ads na, yes. na pinaplash sa aming mga YouTube channel. Ayan. Yes, so napapansin natin, di ba, na sa mga, halimbawa, ang pinakasikat na video sharing website ngayon is YouTube. Doon ngayon sumasakay ang ating mga advertisement, marketings, ng kahit anong mga products and services. Kasi doon nga nila nakita na mataas ang rating nung website na yon. Maraming gumagamit. So yon. So nakukuha natin yung point, di ba? So yun ang ibig sabihin ng ating economics of media. Next na tayo, okay. Tutor Zai. Yes, bago tayo mag-next, andito na uli si Mark Plato. Na-miss natin siya. Sabi niya, masasabi nating mabili ang item kung rating satisfaction at mabili din ang item kung artista ang makikita. Correct ka dyan, Mark. Okay, so sabi nga dito, the opportunity ng economics of media, the Philippine media is a great asset in the country's economy. So ngayon, dito na, actually, karamihan, Tutor Zai, di ba, ng mga advertisement, bukod sa paninda ng products and services, pati yung mga trabaho, di ba, Tutor Zai? Yes, job yes. Opportunities, nakikita na rin natin sa mga Facebook ads, Instagram, yes, di ba? Sa LinkedIn. Actually, pati yung mga school, di ba, nag-ads correct. Na rin sila. Oh, correct ka dyan. So, yung mga hiring, di ba? So, napakalaking contribution ng media when it comes to Philippine economy, hindi lang sa Philippines actually, all over the world. Yes, correct ka siyan. Yan, great afternoon Sir Tony. Happy MIL week. Hello, yes. Tutor Tony. Ayan, yes, Tutor Zai. So isunod na po natin. Yes po, isunod na po natin ang media and information for education. Okay, so ito ay taktong-sakto sa atin. So media and information have made a radical impact
in education, learning has never been easier at the same time, more complicated than it is today in the age of media and information. So, totoo talaga yan, yung ating new normal that is actually under media and information for education. O, diba, Tutor Kat, in the new normal, kasi, ano eh, we utilize the use of media and information to conduct our online classes. Correct. So, as much as possible, diba, Tutor Zai, we maximize everything na yes, ino-offer ng ating media information. Yes, correct. So, ang mga opportunity for media and information for education, ayan, nakalagay, online education is now a fast becoming trend in society. Okay, so schools and universities are adapting this practice as part of their offered service. So, before kasi wala naman tayo talaga or very minimal lang yung meron tayo, yung mga online classes sa Philippines, di ba, hindi naman talaga ganun ka-hype kung tawagin nila. Talagang ngayon lang yan nag-trend nung nagkaroon tayo ng pandemic. Kasi lahat na ngayon is, naka-online. Okay, so... Correct. Tutor Zai, yes. Ma-share ko lang din yung tinatawag na mga open university, di ba? Yes. Nagkaroon ng term na... Actually, dati pa may open university sa UP in which ang courses ay offered online, purely online and self-paced. Wow. Pero ngayon, mas mas naging... Bukas ang ibang mga eskwelahan din sa ganong ideya dahil nga sa new normal. Yes. Actually, may ibang school, Tutor Kat, na kahit daw bumalik sa traditional yung ating education, di ba, magkakaroon ng face-to-face, mag-i-stick pa rin daw sila sa online classes. May mga school na ganon. Yes. Kasi siguro nakita nila, no, na kaya. Yes, diba? Yes. Totoo yan. At kaya naman talaga. Pero syempre, aside from the opportunity, we also have the challenges. Okay po, so challenges in the media information for education, it promotes laziness. Ayan, laziness. Okay, constant access also put a lot of pressure on server requiring constant upgrade and regular maintenance around cyberspace. So unahin muna natin yung promote laziness. Okay, so to some student, to some ha, hindi ko sinasabing lahat. Siguro dahil hindi nila masyado or hindi sila masyadong sanay sa online setup natin. Kasi kaya tinatamad yung iba. Yung iba lang naman, hindi ko sinasabing lahat. Yung iba ay medyo tinatamad, nawawalan ng gana kasi baka mas gusto nilang kasama yung mga classmate nila. Or mas sanay sila kasama teacher. Okay? Tutor Zai, so, malaking bagay, no? Yung yes. Halimbawa ikaw lang didiscuss ka tutors ay tas ta choppy ka. Yes. Oo, correct. Napakahirap intindihin. Oo, correct. Sa ating mga estudyante, ayan nga, sige comment nga kayo, do you feel laziness ba sa ating online class? Or kung may online class kayo, pa-comment nga ng yes or no. Sana walang mag-yes. Hindi, pero sige, kung ano talaga yung nararamdaman. Ayan si Mark Platon, nag-comment siya. Sabi niya, there are areas who does not who cannot afford online education like provinces. Agree ako dyan, Mark. Tama ka dyan. Yes, correct. Sabi ni Joseph, yes daw. Minsan daw, nakakaramdam siya niyan. Yung laziness. Ayan. Oo. Halos lahat naman siguro talaga dumadaan sa ganyan. May mga panahon talaga na sinusubok tayo ng weather. Kasi tutor sa'yo, di ba? Sa online class, nakakatuwa, di ba? Pwede kang magklase kahit hindi ka naliligo, tama ba? Yes, correct. Pagkagaling mahiga, ang bangon ka na, alas 7, oy, online class na, di ba? Suklay-suklay lang, yan. Yes. Yung unlike, mga ganong bagay. Unlike pag face-to-face, di ba, 2 hours before, kailangan mong gumising kasi maliligo at babiyahe ka. Dito, well prepared. Pag 7 ng klase, 6:58, gigising. Umiit lang na para kumunik sa wifi. Ayan. Correct. So, next challenge is the overwhelming amount of content to be found online requires the tedious process of sorting through unnecessary or unrelated content to one's research. So, talagang sobrang daming available resources online. Di ba na-discuss natin to last session natin na kailangan alam natin kung paano malalaman na legit yung ating mga content na kinukuha. So, ayan, sabi nga ni Mark, challenge is students are dependent on copy-paste method. Totoo yan.
Totoo yan. Okay. Ang dami kong nababasa. Meron namang ibang hindi. Okay, na copy-paste lang yung ginagawa nila sa kanilang mga researches. Ayan. So, i-avoid po natin yun. Hindi yun magandang gawain. Mas maganda yung babasahin natin. Tsaka natin ikukwento. Okay po? Correct. Yes, Chitter Cat. Now, proceed na tayo sa ating next topic. It's about media and information for social science. Now, the society is heavily influenced by media and information. It's no surprise then that media and information have been linked to social change. Diba? Sabi nga sa Oxford Bibliography, social change is a significant alteration of social structure, Tutor Zai. So, ikaw ba, meron ka bang nakita na about media information na sa tingin mo ay naka-apekto sa ating society? Tutor Zai. Marami eh. Marami kasing marami ko nakikita. Marami. Para ang hirap nila isa-isahin. Pero, okay. For example, wala na nga kaming dito eh. Wala na kaming TV. Puro internet, Tutor Zai. Oo. Para at least kahit paano ang tawag dito, masort namin. Kung ano lang yung gusto namin. Correct. Now, simulan natin sa opportunity, no? One practical application of this is community-based media programs. Tutor Zai, before, nung walang pandemic, di ba, nagkakaroon ng mga iba't ibang fundraising activities, any activity, social activities, di ba, social advocacy na face-to-face isinasagawa. Ngayon, yung opportunity na in-offer ng ating media information, it can still be conducted. Actually, yung mga fundraising na yan, advocacy about any topics or issues, ay mas marami ang nakakarating. Ang mas marami ang pwedeng ma-involve with the use of the different social media platforms. So yun ang naging opportunity natin when it comes to social science. Now, ano naman yung challenge? Media information have the power to sway society's belief and perception. Now, with some of the posts, di ba, yung mga information na nakikita natin online, yung mga pinapanood natin, Tutor Zai, yes. Like yung mga mahihilig sa K-drama, di ba, mga Thai movies, yan. Unaware tayo na, hala, na-adapt ko na pala, di ba, yung ganitong kilos, ganitong gawi, yes, ganitong pakikipag-usap, di ba? Kasi di ba, tayo as Filipinos, meron tayong pagkakakilanlan, di ba, when it comes to, paano tayong pakisalamuha, di ba? And the like. So, yon. So, malaking epekto yung mga media natin na nakaka-apekto natin sa atin, sa ating societies, beliefs, and perception. Yes. Tama ka dyan, Tutor Kat. Yan. Now, Tutor Zai, proceed na tayo sa ating number 4. Ayan, for our number 4, ayan ay ang effect of media in politics. Ayan, napapanahon daw. So, politics regulates the media industry. So, napakalaki ng effect ng media sa politics. Okay, kung sino yung active. Sample lang to ha, kung sino yung active sa social media ng mga politicians. Diba sila yung mas kilala? Not to mention, pinopost pa nila yung kanilang mga projects, mga platforms. So, pag mas marami kang pinos, parang mas magaling kayo. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Sample lang yun, okay? So, ayan, dun madalas natin nakikita yung media natin in terms of politics. So, yung mga opportunity naman ito, so, the interrelationship between media and politics provide a fair foundation in function of media as a source of information. So, ngayon kasi sa politics, diba, yung mga tao, nagiging aware na sila sa mga upcoming bill and law na pwedeng magkaroon tayo. So before kasi nalalaman nilang natin pag napasa na yung batas. Diba? Usually sa ngayon, TV lang, Tutor Zai. Yes. Sa TV lang. Ngayon, nasa proposal stage pa lang, aware na tayo. Correct. So diba, ganun tayo kabilis. Hindi pa man na isa sa batas, alam na natin. So, kung may opportunity, we also have challenge. Okay? The shortage of government funding, not to mention the lack of projects and program that helps cultivate creativity, so which is the core of media, prevent the media industry in reaching its potential for success. So, madalas yung mga projects din na government, for example, may project sa
Saan ba lugar nyo, Tutor Kat? Malolos, Tutor Zay. Kaya, for example, may ano kayo dyan, may mga project kayo. Madalas ba sa Malolos yung nasisira yung daan? Actually, di ko alam kung ano ba yung kinakabit sa kalsada kasi lagi nasisira. Di ba, minsan nakikita din natin yan sa media, sa online, di ba? At ang sinisisi dyan, ang lagi nilang sinisisi ay kung sino-sino ang tao. Correct. Okay? So, madalas talaga, ayun yung challenge sa natin eh. Sa online, marami ding mga nagkalat sa social media na mga fake news patungkol sa politics natin. Si ganito, si ganyan. Ano yan eh, walang ginawa kundi gumanto lang. Kaya mahalaga mag... Correct, di ba, Tutor Zay? Kaya mahalaga na mapag-aralan itong subject natin na media information literacy kasi dito talaga may equip kayo kung paano tayo maging matalino sa paggamit ng media natin, ng iba't ibang klase ng media. Now, proceed na tayo sa ating learning task number one, Tutor Zay. Okay, sa inyong mga module, pipili lang kayo, okay? So, pili lang kayo ng limang question. And then ilista, na nakalista dyan sa inyong module, write a mind map out of it. Then evaluate your work using the rubric provided. So you may do this in your notebook or depende sa inyong teacher kung saan niya ito ipapagawa. Pwedeng digital or pwedeng to drawing, di ba? Sa papel. Okay, so nandyan yung mga list na pwede niyong gawin. So, kung maalala nyo kanina yung mind map doon sa online shopping, so parang ganun lang yung concept na gagawin. So, ito yung pipili lang kayo ng 5 dito. So, meron tayo 1, 2, 3, ayan, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so meron tayong 12. 12 dyan. So, basahin nyo na inyong mga module at pili na ng 5 para sa ating learning task number 1. Tutor Zay? Yes, so para sa atin namang learning task number 2, write an essay about the power of media and information to affect change and the responsibility of the user. So gagawa po kayo ng essay patungkol sa power of media and information. So paano po nakaka-apekto sa atin? Paano tayo nabibigyan ng pagbabago or paglago sa ating pang-araw-araw na gawain? And of course, kasama na rin yung ating responsibility sa paggamit ng media. Okay, so pwede nyo pong i-share yung inyong magiging output sa ating DepEd Italy group. Okay, Facebook lalo page. Ngayon, yes, DepEd Italy Facebook page. Lalo ngayon, tayo ay nag-celebrate ng Global Media and Information Literacy Week. Kaya saktong-sakto po ang ating activity for today. Correct. Ayan. Share nyo na po ang inyong mga output ha, sa ating Facebook page, DepEd Italy. Yes. Opo, para ma-feature din natin yan, Tutor Kat. Correct. I-feature natin yan next session. Okay, now, it's wrap-up time, Tutor Zay. So today, ang didiscuss natin ay about opportunities, challenges, and power of media and information. So media information gives us so much, di ba, of this. And it's up to us, di ba, kung paano natin ito gagamitin. Paano natin iti-take advantage yung availability ng mga ito to promote democracy and our freedom of information and expression. Okay, so Tutor Zay, so ito ang ating mga topics today. Yes, of course. So yung mga na-discuss po namin ngayon ay ang apat na topic na to. Economics of media, ratings and revenue, 'di ba? Kanina si ano to eh, si Shopee, pagbibili tayo yung mga ratings. Si Shopee talaga naisip ko. Okay. So media and information for education, 'di ba? Ngayon gamit na gamit natin ang mga online classes natin. And of course, our DepEd Italy, 'di ba? Ayan ang ating media and information for education and media and information for social science and the effect of media in politics. Ayan po ang ating topic for today. Pa-comment naman ng Lords kung inyo pong naintindihan ang ating topic for today. Okay, Tutor Zay. So I think I nag-gets ng ating mga Lords ang ating lesson for today. So with that, mag-iwan lang ako ng quotation. Ano? So sabi dito, technology is cool but you've got to use it as opposed to letting it use you. So tayo dapat ang kumontrol sa tinatawag natin technology at hindi yung technology ang kumontrol sa atin. So let's take the advantage of the opportunities and power of media information. Diba? Let's always be mindful of the challenges and risk of it. Kasi lahat ng ginagawa natin ay may katumbas na reaction. Diba? In every action, there's an equal
reaction. Tama ba, Chotor yes, Sai? Kadyan. Naipasok ko pa yun, Chotor. Yes, correct. Uy, by the way pala, Chotor Kata, ayan, bago tayo mag-end, gusto ko muna mag-thank you kasi may apat tayo dito na nag-comment ng Lord. Sila talaga yung, ano, nag-stay simula opening hanggang closing ng ating yes, session. Yes, kadyan, meron kayong plus. Meron kayong 1,000 worth of clap. Ayan. So, we have Joseph, Joseph Bulaklak, Mark Platon, maybe Gail Alba, and Christina yes. Oksha. So, thank Yay. You so much. Thank you so much. For participating and for, ano talaga, talagang nandyan sila, hindi sila umalis. Ayan. Good.